nagpapagang tanong, direktang sasagutin. Naglalagablab na issue, tuwil ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musngi at Vic Alazo ang maghahatid ng balitaang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Just got lucky. Grabe ka magparinig. Just got lucky. Na sinwerte lang. Sinwerte lang. Hindi maintindihan eh. Pero meron na pong nanalo. Oh. Uwian na. Oh, kasi... Nanalo ba talaga? Oo, tapos na po ang palaro natin. Tagu-taguan. Alam mo yon? Maliwanag ang buwan. Maliwanag ang buwan. Oo, pagbilang ko ng tatlo, nakatago na kayo. Yes. Wala sa lupa, wala sa langit. Yun pala ay nasa lungga na parang daga. Yun nga. Just got lucky. Nakagawa ka pa ng panlaro nun, ha? Inaportan mo talaga yon, partner, ha? Kasi Lunes ngayon. Oo. Yeah. May battery tayo, full charge pa. Ay, speaking of full charge, oh. Ha? Nako, ha? Yung mga maraming mga ano news orgs at saka news org, news networks. Oo. Hala, nalusutan kayo kagabi, ha? Bakit? Walang nag... Wala sila, wala... nag-report? Konting-konti lang yung nag-breaking kaya news. Kaya nga. Pagkatapos na nga i-post sa social media. Exactly. Diba? At saka lang nagkagulo. Oo. Pero hindi pa rin nakahabol yung iba. Oo. So, hindi man po dapat, nais ko pong ipagmalaki. Alam na, We are very proud yes. of Radyo sa East 30. Yes. Teleradyo Serbisyo. Ricky Rosales nandun na talaga naman, talaga. Oo. Nabavertigo na in everything. Ikaw talaga. Ay, Professor. Oo, hindi talaga. Ha? Solo siya kagabi. Ha? Pero naka-back up ang buong organisasyon. Yun nga. Ng radyo sa East 30. Kazama Z. Ricky Rosales. Kazama Z. Live and alive. Congratulations. Meron din man naman iba. Oo. Pero yung network nung ano, ng KOJ. JC. Ang dami nilang anchors. At saka ano, partner, inilabas agad yung mga video ng biglang nagyayakapay na ang lahat yes. ng kanilang miyembro at mga polis in a show of love. At alam ko din na medyo very awkward, no? I mean mm-hmm. to have nakalagay doon special mm-hmm. coverage. Mm-hmm. Oo. Pero ang hirap dahil mm-hmm. naka-special coverage ka. Mm-hmm. Hindi naman nila masabi kung bakit may special coverage. Sila. Ayan, ang tagal bago merong pumasok na ibang personality to say na ito nga po, may nangyari nga, ganyan. Kasi ang hirap din naman nila sabihin na yes. they cannot say na the capture of. Diba? It will not bid well for them. Yun ang narrative ngayon. Hindi po siya nahuli. Yes. Siya po ay nag-surrender. No, sumuko. Yes, sumuko. At hindi sa PNP. Oo. Sa ISAP. Oo. Sa ISAP yeah. ng AFP. Oo. Ayan. So, sabi nga, is there a difference? Pero namang gobyerno natin yan. Pero I want to know, partner, no? Ano yung kanilang naging negotiations? Ayan. Diba ay, meron daw ano mamaya, may press con. Yun nga. May press con. Ang dami nating abangan ng araw na ito. Kaya nga po. May hearing, may press con. Oo. Ngayon pa lang, binabalaan na po namin kayo na maaaring in a minute or two, magpaalam na rin kayo. Dahil yung hearing ni Alice Go sa Senado, pinayagan kasi siya ng Tarlac Court na mag-appear today. Diba? So, online. Alice in Senate land. Yes. Ayan. Hindi sa borderland, hindi sa wonderland, in Senate land. And the ano to? Mm. The word of the day, Rica, is? Face-to-face selfie. Hindi ba? Okay, sandali lang. Ito na po ang ating mga nagbabagang balita.
ngayong araw na ito. Ano ba una? Namamaya na. Sige, yung go ahead. Headline natin dahil ipapasok muna natin ang nagaganap na press con ngayon. Ito na sinasabi ko. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Shangri-La. Panoorin po natin ito. Sugat namang no major injuries were sige sa Tulacan, sa Girian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang nabaril. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Yung instruction ko sa kanila, wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gustong saktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang sinusundan na leader. Okay, bakit nila ba't natin siya sasaktan? Ba't pa tayo magdadala ng baril? So, ganun na lang. And so, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. That is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved, ang ating chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, sometimes 2-3 times a day, kung ano yung mga pangyayari doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that at least this part, this phase of that operation is now over. And we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system. And siyempre, babantayan natin na tama naman ang mangyayari na lahat ng kanyang karapatan, walang nasasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Although he's a very prominent person, we actually hindi na, kung kahit nas may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun. We don't know how what special treatment is, so we will treat him like any other arrested person, and we'll respect his rights, and we will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable, and we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working well. All right? Thank you. Okay. Thank you. Thank you po. Salamat po, sir. Masakit na kita natin. Masakit na kita. Sige, pantay. At yun po ang naganap. Short lang, no? Kala ko hahaba eh. Oo, siya. Baka tumanggap siya ng mga katanungan pa from the media. Yes, pero yun po isang statement lang na binigay ng Pangulong Bongbong Marcos na may kinalaman nga doon sa pagkakadakip. Oo. Kay Apollo Kibuloy. In the meantime, meron po tayong inaasahan din na Senate hearing kung saan si Alice in Senate land. Oo. Iko-confirm niya kung magkapatid nga. Hindi nga. Hindi nga. Diba? Hindi nga daw sila magkapatid ni Sheila Lealgo. So, si Wesley, kapatid ba niya talagang tunay? O mukhang yun yata ang yung totoo. Half. Mukhang half-brother niya. Parang ganun. In the meantime, sabi ni Sheila, Ma! Mm-mm. At pa! Malikot, pakigo. Kung magkapatid kami or not. Ganun. Pero hindi naman niya sinabi ni Sheila. Hindi naman, di ba? Hindi naman niya... Sinabi naman niya talaga na hindi kami magkapatid. Ah, dun sa lower house. Eh, ba't sinabi mo magkapatid kayo? Sabi daddy ko. Oh, ay, ano ba? So, sabi daddy ko, kapatid ko. Baka half-half din sila. Pero sabi hindi, ni Alice, hindi eh. Talagang different, diba, different sabi parents ni Alice, hindi. Altogether. Yun nga. Oo, kaya mamaya... So, ano ba talaga? Kung sa
sakali. Kung sakasakali na in the mood sumagot, si Alice Go. Sana sumagot. Kasi paano kung hindi na naman siya sumagot? Dahil baka mamaya ay naturuan, di ba, na may pending case na ako, hindi ko to sasagutin dahil meron na akong kaso na nakabinbin. I invoke my rights against self-incrimination. And by the way, you're talking to the wrong person. I'm a doppelganger. May mga doppelganger nga daw. Marami daw kamukha si Alice Go, partner na kanyang, sa kanyang staff mismo. Doppelganger. Di ba doppel? Hindi. Yung spelling, doppel. Doppelganger. Yeah. It's a ghostly counterpart of a living person. Ayan. Or a spirit double. Ayan. Ayan, oo. So, well, naririnig ko lang kay kabayan ang, yan eh. Yeah, ang common definition ngayon yan ay kamukha mo. Mm-mm. O nagpapanggap na ikaw. Mm-mm. At pag nakita mo, parang, ay, oo nga, magkamukha sila. Mm-mm. Double. Hindi naman yung twinning, no? Twinning! Hindi, sa iba. Ano yun eh, sa get up yun eh. Oo. When, ano tawag doon? Pag pareho kayo ng suot, ayan. Yung ano, ganyan. Pero yung doppelganger, kamukha mo. Kamukha parang mo. Parang wangis mo pero, na rin talaga. German yan. Kaya, I mean, it's a German word, no? Oo. Kaya, sa Germany, doppelganger. Di ba mas matigas yung kanilang dila at pananalita? Yes. Parang sa parang ano? Parang galit na galit. Parang sa Ilocano, meron din kaming ano, double banger. Oo. Pag dalawa yung kapitbahay mo. Kasi, double yung neighbor double, mo. Oh, double banger. Alam mo yung banger? Hindi. Sa kabila. Okay. Tapananan, Ijay banger, rapo. Well, ito na po ang mga nagbabagang balita bago masira ang ating Linggo. 9:42. Puganting si Pastor Apollo Kibuloy at apat pang kapwa akusado nakakulong na sa Camp Crame matapos sumuko sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi pa nga alay sumuko o sumuko o nadakip o nahukay. Alam yan. Oo. Ayan, susunod po, Department of Justice iginiit na malapit na maipabalik ng Pilipinas si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Samantala, dating Bambantarlak Mayor Alice Go inaming hindi niya kapatid si Sheila Go. At mayroon siyang kamukhang tauhan. Dating alkalde, nakatakdang humarap sa pagdinig sa Senado. Ngayong araw na ito, bandang alas 10 po yan or between 10 and 10:30. I'm sure magsisimula na yan. Posibleng pagsuko ng kapatid ni Alice Go na si Wesley Go, inaayos na ng pamahalaan. Ilang kawanin ng pamahalaan na tumulong para makatakas ang grupo ni Go, iniimbestigahan! Samantala, 20 kumpirmadong namatay sa pananalasa ng bagyong Enteng, pinsala ng agrikultura at infrastruktura, umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Probinsya ng Bukidnon, isinailalim na sa state of calamity dahil sa dengue. Yan ang ating mga nagbabagang balita at marami pang iba. Mm-hmm. Pero iisa-isahin natin yan. In the meantime, standby, Nico Bagsik. Standby, Robert Mano. Online shops at electronics market platforms kasama na sa bubuwisan ng BIR. Nagbabalita at nagseservisyo si Nico Bagsik. Nico, good morning. Kapitor, maaari nang ipasara o suspindihin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang online stores at iba pang negosyo online kapag hindi tumatalima ang mga ito sa panuntunan ng ahensya kaugnay sa tamang pagbabayad ng buwis. Batay kasi sa nilabas na Revenue Regulations No. 15-2024 ng BIR, kasama na ang mga pisikal na mga tindahan o negosyo ang online businesses sa kanilang papangasiwaan at kokolektahan ng buwis. Pinaliwanag ng BIR na kahit pa ang napasara o nasuspinding mga operasyon, mapapisikal o online man, ay maaari pa din nilang kasuhan ng tax evasion ang mga business owners sa ilalim rin ng Run After Tax Evaders Program. Ayon naman kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., may ting nilang tututukan ang mga online selling platforms at iba pang social media para masiguro na patas ang pagpapatupad ng batas sa pagbubuwis. Kaservisyo mo sa BIR, Nico Bagsik para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Nico Bagsik Live! Kaservisyo Live! Report! Report!
Oras 9:45. Mamaya-maya tatawagin natin si Robert Mano. At nasan nga ba si Robert Mano ngayon? Alam ko naka-standby si Robert sa Senado. Senate, Senate yata ang kanyang beat, no? Yeah. Yun na nga, inaabangan natin yung magiging pag-uusap nila, yung kanilang hearing sa Senado dahil si Alice Go ay ngayon mag-a-appear doon. Alam mo ba, Rica? Alam. Alam ba news? Itong Alice Go, no? And these are the personalities of the season. Eka nga, no? Alice Go, Risa Apollo Ontiveros. Kibuloy. Oh. Ang common denominator niyan ay Risa Ontiveros. Alam mo, kapon iniisip ko rin yan. O, kita mo na. Si Sen Risa din kay Aguila eh. Ay, oo nga. Diba? Diba? Siya rin kay... Ang Aguila ng... Oh, 'di ba? Ang daming na expose ni Sen Risa. Yeah, hindi lang 'yan. Oh. Pati yung KOBP. Oo. 'Di ba? Oo. Siya pa rin yung Excuse me. Oh. 'Di ba? Ito na siya. Robert Mano, susunod na. Sitwasyon sa Senado, malaman natin, nandun na ba si Alice Go? Robert, good morning. Sir Peter Atrica, magandang umaga. Bas alas 10 ngayong umaga, inaasahang magsisimula itong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at joint din ito with Migrant Workers at Committee ng Public Order and Dangerous Drugs. Ito'y may kaugnayan pa rin doon sa mga ilegal na operasyon ng POGO dito sa bansa. Sa ngayon, Sir Peter Atrica, ay... may ilang mga senador na nandoon sa committee room. Medyo mahigpit ngayon. Mas mahigpit yung security na ipinatutupad nila ngayon. Hindi na basta-basta nakakapasok sa room, sa hearing room. At sa ngayon ay ang inaakit pa lang sa hearing room ay itong si Sheila Go. Si Sheila Go yung nagpakilala ng kapatid ni Mayor, ni dating Mayor Alice Go. Siya ngayon yung nandoon na sa committee room para sa pagdinig. At ngayon ay inaabangan na yung pag-akit itong si Mayor, ni dating Mayor Alice Go papunta dito sa committee room. Pero wala pa siya, hindi pa siya pinapanik dito mga tauhan ng Philippine National Police. Matapos nga siyang dumating kanina, kung saan naman todo yung security na ibinigay sa kanya. At ang suot niya, naka-Kevlar helmet pa siya Peter. Wow. At Rica. Uh-oh. At naka-vest din siya, na may Kevlar vest din siya para sa kanyang security. So mamaya inaasahan natin na sa sentro agad yung pagtatanong ng mga senador dito kay Mayor Alice Go. Number one, kung pati yung pag-alis niya dito sa bansa, kung sino yung mga tumulong sa kanya. Number two, kung kailan siya umalis ng bansa at paraan kung paano siya umalis ng Pilipinas. At yung isa pang issue dyan na sasagutin ay yung operasyon naman ng mga illegal POGOs doon sa Bambantala kung saan siya naging mayor at maging doon sa Porac, Pampanga. Pero nauna nang sinabi ng mga abogado nitong ni Mayor Alice Go na pababayaan nila, inihinikayat nila na magsalita itong si Alice Go. Pero dahil nga may pending na itong kaso sa korte ay at sa preliminary investigation sa Department of Justice ay mukhang hindi lahat ng tanong ay posibleng sagutin nito dahil baka daw bumalik sa kanya kaya i-assert niya yung karapatan niya na magitahimik, manahimik at hindi sagutin yung ilang mga pagtatanong ng mga senador kung sa palagay niya ay makaka-incriminate ito sa kanya. Ibig sabihin mas mapapalala yung kaso sa kanya kapag sinagot niya yung mga tanong ng mga senador. Pero mamaya malalaman natin kung hanggang saan po pwedeng i-insist ito ni Go. At hindi pa nakumpirma Peter at Rica kung nandito na si Cassandra Leong na hindi nakadalo noong nakaraang pagdinig sapagkat masama yung pakiramdam and then nagkaroon ng public statement yung abogado niya din na previously na sinasabi naman na mas gugustuhin ng makulong sa Correctional Institute for Women kaysa naman sumagot sa tanong ng mga kongresista. Pero hindi natin alam pagdating dito sa Senado kung ganun din yung stand nila. So pag nagkataon Peter at Rica, tatlo silang haharap ngayon. Si Sheila Go, si Alice Go, at si Cassandra Leong na representative naman ng Lucky South 99. So yan yung aabangan natin sa pagdinig ngayon dito sa Senado. Samantala, Robert, palagi ko dapat may baong ka ng ano niyan. Hupya, ganun. Meron lang. Matagalan na si Robert dyan eh. Buong araw. Singit lang natin, Robert, na yung live feed natin ngayon, nakikita na natin na, nakabalik na si Senator ba to?
From Davao? From Davao. Oo. Kasama. May session kasi sila mamaya dahil Monday, kaya nandito na talaga sila niyan. Oo nga. Senator Joel Villanueva, nandiyan na rin si PAGCOR Chair Al Tenco at NBI Director Jaime Santiago. Nakita na rin namin. Mukhang magiging ano to, ha? Mukhang jam-packed kaya ito. Kaya nga, ma-action itong magiging araw natin. Robert, sinabi ba nila kung saan idedetine si Alice pagkatapos dito sa hearing? Babalik ka after itong hearing, babalik si Alice sa PNP Custodial Center sapagkat kung matatandaan natin may pending siya na kaso sa Kapa Starlac RTC at ang sabi ng Kapa Starlac RTC ay makukulong siya dahil hindi siya nagpiyansa doon muna siya sa PNP Custodial Center at sabi doon sa utos ng Pasay ng Kapa Starlac RTC ay pagkatapos itong pagdinig matapos yung request ni Senator Risa Ontiveros na umarap siya dito ay ibabalik din siya ng PNP sa PNP Custodial Center. Okay, Robert, medyo off topic ito no pero ang sabi nga namin ni Rica kanina, ang common denominator dito si Senator Risa eh. Meron ko bang naririnig kung mag-i-schedule na ng committee hearing ulit si Senator Risa na kung saan si Apollo Kibuloy naman ang siyang magiging guest of honor. Principal witness, kumbaga. Yung sa kabilang topic nila, yung sa human trafficking, na binabanggit ninyo yan, Peter. Wala pang nababanggit si Senator Risa Ontiveros regarding dyan sa kung kailan yung next hearing nila. Siguro mamaya makausap natin, matanong natin kung kailan din naman nila ilalatag yung pagdinig nila doon. Kasi si Kibuloy lang naman talaga yung hinahanap din nila doon, ipipresent nila dahil siya na lang yung hindi nakakapagsalita at hindi nahihinga ng paliwanag doon sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ng mga naging dating miyembro ng KOJC. Ako, balikan ko lang si yung hearing ni Alice, no? Nakita mo ba kung kasama sa invitation si Harry Roque? Wala pa silang inilalabas na guest list, pero kung dati kasama siya doon sa nakasama na siya sa naimbitahan pero ang ngayon mukhang ang sentro ng itong imbestigasyon at pagtatanong ng mga senador ito munang si Alice, itong si Sheila at maging si Cassandra Leong. So yun muna yung titingnan natin kung magde-develop kung ipatatawag din si Attorney Harry Roque sapagkat kung matatandaan natin baka nagtatanong yung mga tagapakinig natin. Kaya nababanggit si Attorney Harry Roque dahil may mga documents na natagpuan under his name doon sa isa sa mga kwarto sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga naman. At dahil blockbuster nga itong hearing na ito, may balita ka ba, Robert, kung magkakaroon pa ng plenary session ng Senado mamayang mga bandang alas tres? So far, Peter at Rica, wala pang inaanunsyo regarding sa cancellation ng plenary session. So, ibig sabihin yan, usually talaga pag Monday to Thursday, nakaschedule talaga yung plenary nila. Kahit na minsan gano'ng ka-jumpack itong pagdinig, kailangan nilang tapusin before the 3 p.m. session nila, Peter at Rica. Okay, panghuli na lang mula sa akin, Robert. Nabanggit mo kanina na talagang extra, extra special ang ang security measures sa inyong mga taga media were you subjected to body search? Hindi naman, Peter, lalo kung accredited media ka na dito kaya lang mas nagigpit sila ngayon sa pwestuhan ng mga kamera natin, kung saan pwede lang tumayo yung mga reporter, bawal na sa hallway, bawal na kami pakalat-kalat. So, kailangan mong kung gusto mo makapag-report, doon ka sa press office, or kaya doon sa committee room, kasi minsan punong-punong-puno na doon, masikip na. So, kailangan doon sa press office para makapag-report. And then, binibigyan naman kami ng pagkakataon, may isang kwarto dito na inialat din naman kapag kailangan yung mag-ambush interview or what, itong sumulong room nila. Dito naman ginagawa yung lahat ng interview kahit sa sinong mga na nasa dumalo sa hearing, Peter. Sige, asa kami na merong ma-ambush tong si Robert. Ambush interview si Robert. Dumating na si Senator Win Gatchalian ating nakita, pero hindi ko pa nakikita si Senator. Alos po nuna, nandun na si Senator J.B. Ejercito, si Senator Joel, si Senator Win, ayun, mga nag-uusap na sila. Sana, Robert, sundin na nila yung pagkakasunod-sunod ng mga nagpalista para magtanong, para matapos naman ng maayos. Yung order ng pagtatanong at hayaan na muna na matapos yung tanong nung isang senador bago mag-pattin yung iba, di ba? Yun yung binabanggit din ni Senator Wins last time. Exactly. Kailangan mag-stick sila dun sa guidance. Ang daming interjections eh.
Ano ba pinag-usapan? Magpahinga ka na, magpahinga ka na. Wala, di ba nagsisimula? Di ba nagsisimula? Galit agad eh. Salamat, Robert. Robert Mano, thank you. Live. Kaserbisyo. Live. Report. Abena, it's 5 minutes before 10. Any minute now, baka magsimula na nga po yung Senate hearing, no? Sa na involving itong ang si ano Alice Go, the VIP. Ayan, yeah. Very important. Fugitive. Ang galing totoo mo rin na. Totoo naman ah. Bumalik lang siya, nakapag-selfie pa fugitive. Lahat. Fugitive. Okay, pagbalik natin, makakausap po natin si Dr. Rolando Roly Cruz, ang head ng QC Epidemiology and Surveillance Unit. Sandali lang po. We shall be back shortly. Balita Patan. Balitaan at Tapatan. Oras, alas 9:59. Oo. Isang minuto na lang. At 22 segundo. Malaman natin, medyo off topic muna tayo ngayon dun sa naglalagablab na Senate hearing at yung pagkaka-aresto kay Kibuloy. Ano po? Kasi po, importante din malaman natin, lalo na yung mga taga Quezon City. Oo. Kasi po, meron pang nadagdag na mpox cases. Hindi na 8 lang? Hindi na. Malaman na, malaman natin mula sa ating panauhin ang namumuno po ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit si Dr. Rolando Roly Cruz. Nasa linya po natin, Dr. Cruz. Good morning po si Peter at si Rica sa Balita Patan. Sir Peter, Ma'am Rica, magandang umaga po sa ating lahat at sa mga nakikinig po. Good morning, Doc Raleigh. Thank you for joining us. Salamat po. And welcome back. So ano po itong, nung unang mag-uusap tayo, isa pa lang yung pinag-uusapan natin at hindi pa taga Quezon City. Ano po, ilan na po ngayon ang kaso ng mpox dito sa ating lungsod? So yung, as of last week, no, nung nag-announce po ang DOH, may nadagdag po na 2, no? So bali, tatlo na po yung ating natalang kaso ng mga mpox sa Quezon City po. Okay. Ano po ang anong tawag doon? Hindi variant eh, no? Yung parang hindi ko alam, strain. Oo. Ano po yung na-investigate na po ba ng RITM kung ano po yung nakita na variant? Apo. Clade po ang tawag natin doon. So so far yung pa rin po, no, yung clade 2 pa rin. Clade yung, po. Less severe na uri ng mpox, no. So clade 2 po ang nakita natin. So yun po, yung mga sintomas nila ay hindi naman po ganoon kagrabe. Doc Rolim, yung contact tracing po natin, kumustahin ko lang din po, no? Kasi yung isa pong nagpunta dito na hindi naman taga Quezon City, no? Pero nagpa-massage, nagpa-spa din sa Quezon City. Nahirapan tayo sa contact tracing po noon, eh, no? Ito pong mga bagong cases natin, nakuha naman po ba natin at nakausap yung kanyang mga close contacts? Apo, ang karamihan dito ay wala masyadong, hindi katulad ng ating unang kaso, no, na medyo complicated yung contact tracing. Ito mas simple ang ating contact tracing dito. So wala rin silang masyadong kasama sa bahay. Karamihan ay accounted po, no, doon sa mga close contacts ng mga 2 na kuling kaso natin ng mpox. Wala din po silang travel outside the country? Except po yung pang-last, yung pangatlo, yung isang 36-year-old na lalaki, ay meron siyang travel history, no, last 21 days bago siya magka-symptoms sa Singapore tsaka sa Japan. Opo. So, yun po. Oo. Dr. Cruz, meron po akong kikwento sa inyo. Kasi kahapon lumabas kami at kumain kami sa isang Chinese restaurant, malaking restaurant, ano po. Ngayon, nung palabas na kami, eh syempre, hahawakan mo yung door handle, yung glass door handle, tapos itutulak mo siya para makalabas ka. Napansin ko lang na medyo
mamasa-masa, ano ha, medyo-medyo malagkit-lagkit yung door handle. So, syempre, okay lang, pero kasi pwede naman mag-alcohol eh. Napansin ko lang nung umuwi na ako na, aba, oo nga ano, meron akong sugat kasi dito sa daliri na konti lang naman, parang galos lang, pero masakit. Hello? Oo, ang tanong, yun po ba eh, pwede bang makakuha ako ng ano, ng M-Pax dahil dun sa pagkakahawa ko dun sa medyo madumi-duming ano, door handle. Yung pomade transmission ang tawag natin dun. So hindi lahat ng pwedeng mahawakan ng isang taong may sintomas ng M-Pax no, ay pwedeng mailipat. No? So katulad yung including yung mga doorknob, door handle. So kasama yan po. Naku. So pero kailangan mo nang isipin natin paano siya mapupunta sa iyo. So yeah, tama yun, kung may sugat ka, pwede yun yung port of entry ng virus, no? Hello? Pwede rin kasing hinawakan mo tapos hindi ka naglinis ng kamay, nag-alcohol ng kamay, tapos kinusot mo yung mata mo, sinubo mo yung bibig mo, kinamot mo yung ilong mo. This can also facilitate yung port of entry ng virus. No? Mm-hmm. So, yun. Pwede pong mahawain doon. So, hindi naman kailangan M-Pax ang issue. So, pagka mga ganong klase, dapat ano talaga nililinis natin. At tayo naman, sa ating sarili, kailangan po maingat tayo. No? So, kung talagang kailangan talaga natin mga frequent hand washing using yung alcohol. Pagka sa tingin mo ay may nahawakan ka ng hindi maayos. No? At pwede kang magkaroon ng infection na masalin sa iyo yung infection. Ayun. So, hindi necessarily M-Pax. No? So, kaya kailangan po yun. No? So, ibig sabihin... Call out din po natin yung may-ari ng restaurant. No? Responsibilidad po nila yan. Ilinisin yung banyo, ilinisin yung mga doorknobs. Siguro sa dami ng tao. So hindi pa Frequent naman po ako kailangan ano. Hindi ko pa naman kailangan gumawa ng last will and testament. Ano po? Hindi naman po. So ang mga ang nangyayari diyan after karon ng intense physical contact or na-expose sa isang M-Pax, 5 to 21 days, magkakaroon ka ng symptoms. Ang unang probably na symptoms mo dyan ay lalagnatin ka. Karamihan ay nilalagnat. Tapos susunod yung mga paglabas ng mga rashes natin. No? So, Nag-alcohol naman po ako. Ayun, maayos po yun. No? Okay. So pwede po yun. Hindi po yun. Magpa-facilitate ng transfer. No? Opo. Kumusta po ang bakuna natin at ang availability nito, particular na po sa Quezon City kung saan medyo nagkakaroon na po tayo ng increase sa number? Ang bakuna po kasi ay nasa national government or Department of Health, no? So wala pa naman kaming balita kung magkakaroon tayo within the year ng bakuna for M-Pax, no? So wala rin yan kasing mabibili, no? Kahit gusto namin bumili, napaka-limited ng availability ng M-Pax vaccine sa buong mundo. No? So, inuuna siyempre yung mga bansa na mayroong outbreak. No? So, kung gusto man bumili ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, wala po tayong mabibili. No? Finally, isa na lang po, no? Is this something that we should really be worried about, Doc Rolly? Kumpara na lang din po sa COVID na napakadali ng hawahan dahil transmitted siya viral and sa hangin, ano? Ito po ba ay something na talagang ikatatakot natin? So pagka tayo po ay karamihan doon sa kaso na nakikita natin, ang mga high risk na individual ay yung mga may frequent physical or probably sexual contact, multiple sexual contact, tapos ay hindi nila kilala, hindi nila na-check kung mayroon bang sintomas yung kanilang nakakatalit, no? So far ganun yung nakikita nating transmission, ano? Yung mga nakikita nating experience ng mga merong M-Pax, no?
So, kung hindi ka naman belong doon sa ganong category at maingat ka, hindi ka nagkakaroon ng multiple sexual partner, hindi ba pa kailangan mag-worry ngayon? No? So, hindi katulad ng COVID nung nakaraang pandemic, no? Na kahit bumiyahe ka lang sa jeep, pwede ka nang mahawa. No? So, wala pa tayo sa ganong level. No? Opo, so, yun ang ginagawa natin ay pinag-iigting natin yung surveillance natin para maintindihan natin kung ano yung epidemiology o paano nagkakaroon ng mga ang mga tao ng mpox. So, so far, hindi pa po natin kailangan mag-worry. Pero dun sa mga tao na may mga multiple sexual intercourse, yung mga frequently going to high-risk areas, and then nagkakaroon ng intense physical contact, yun po ang medyo dapat delikado. Alright. Maraming salamat, Doc Rolly, for madaling the salita. Paalala. Fasting and abstinence. Yun. Doc Rolly, thank you so much po. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po ulit. Good morning, sir. Good morning! Si Dr. Rolando Rolly Cruz, head ng QC Epidemiology and Surveillance Unit, ang ating walang kamatayang news break. Ano, papasok na ba ito? Di ba? Yung sa Senado. Ah, pinapasok na. Ah, nakapasok na. Oo. Nakapasok na. Oo. Ang tinatanong pa rin na, port of entry. Oo. O ito. O, sino na naka-enter na? Nakapasok na si Alice. Nako, ito na. Magsisimula na. Ilang segundo na lang ito. Bantayan nyo yan. Kaya nga. Sandali lang po. Alas Jess y Jess sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Sina Peter Musgi at Rica Lazo sa Balita Patan. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.